Hi guys, welcome back sa live natin for tonight. Guys, naririnig nyo ba si Sir IJ? Wait lang ha, check ko lang kung naririnig nyo ako. Okay. Hello guys, hello, sound check. Sige guys, wait lang tayo ng mga ano natin. Ng mga live viewers. Hi guys. Sige, hintay-hintay lang tayo kahit mga makabuo tayo ng 100 viewers lang. Okay na yan kay Sir IJ. Just let me know if naririnig nyo ako ng maayos. Okay, so ang topic natin is all about algebra, partial fractions, case 1. So, himay-himayin natin yung mga cases. Napaka-importante nito sa integral calculus. Sige, antay lang tayo guys ha, ng mga live viewers. Ayan, sige, naririnig naman pala tayo ng maayos. This one is very important, especially for integral calculus. Specifically, yung mga integration by partial fractions or the partial fractions decomposition. So, kailangan mahimay natin. Sige, try natin yung maxima and minima sa susunod loading gigs. Medyo busy lang din eh. Okay, sige. Anyway, gusto nyo na po mag-start mga loading gigs? Just comment start if gusto nyo na pong mag-start. Good evening sa mga idol natin. Ay, good luck sa midterm mo, Brian. Ayan, pasensya na Lodi Kicks. Conic section, meron akong pinost Lodi. Check mo na lang sa YouTube channel ko. Nag-post na ako ng mga live tutorial sa TikTok. At the same time, may mga recorded tutorial sa Sir IJ. Factoring polynomials. Okay lang naman Lodi Kicks. Pero sige, tingnan natin. Wala akong mga given. Okay, sige. So, kapag ang case 1 kasi natin, guys. Sige, start na tayo. Thank you so much, everyone. So, ang case 1 kasi natin is, tandaan po natin, ang case 1 natin is linear factors, tapos walang repeated. Okay, linear factors. Ito muna yung ihimayin natin for tonight. Meron pa tong case 2, case 3, case 4. So, moving forward, didiscuss din naman natin yon sa mga susunod. Okay, linear factors, tapos walang repeated. No repeated. Ano po bang ginagawa natin dyan, Sir IJ, kapag nagsosolve po tayo or dinedecompose natin yung isa nating rational expression into its partial fraction decomposition? So, ang kailangan natin gawin, pinaka-first step, is to make sure na ifa-factor muna natin yung denominator. Sige guys, sino magaling mag-factoring dyan? Ano po ang factors ng denominator natin? Anyone? So, ang first step dito, guys, is to make sure na i-factor out natin or complete factorization yung denominator natin. So, anong factored form nitong x squared plus 5x plus 6? Anyone from our live audience? Factoring ng quadratics. Hirap po ng GenMath namin. Kaya mo yan, Lodi? Okay, omen liit. That's correct. X plus 2 and x plus 3. So, we have, i-rewrite lang natin siya as 3x plus 8 all over. Dapat marunong po kayo, mag-isip kayo ng dalawang numbers na ang product ay 6, ang sum ay 5. So, basically, Sir IJ, that's 2 and 3. So, we have 3x plus 8 all over x plus 2 multiplied by x plus 3. Okay? So, yan po yung una natin gagawin. Think of two numbers with a product of 6 and sum of 5. So, basically, that's 2 and 3, Sir IJ. Okay? So, ano bang gagawin natin sa partial fractions decomposition?
So ang gagawin natin, kapag first case tayo, wala namang naulit. So ito, pwede natin itong i-rewrite. Paghihiwalay natin siya as ganito. Tingnan maigi guys ha. Just let me know if you have questions or clarifications. 3x plus 8 over x plus 2 multiplied by x plus 3. Paghihiwalayin po natin yan guys. A over x plus 2 plus B over x plus 3. So, kailangan nating malaman yung values ng A and B. Okay? Boss, pasagot ng assignment. Lodi cakes, hindi tayo ganun eh. Hindi natin tinotolerate yung ganyan, Lodi. Okay, so ito po yung first step natin. So, first step natin, nakita nyo guys. Ay, congrats sa'yo, chemical engineer Lodi. So, ito yung una nating i-check guys ha. You have to make sure na paghihiwalay natin siya. Kumbaga, dinecompose natin yung x plus 2 at saka x plus 3 as a over x plus 2 plus b over x plus 3. Thank you so much, Aileen Pareño. Okay? So, ano next step? What will be the next step, guys? Nice. Parang pag tinanong ako ng kapatid ko, may pangsagot ako. So, ang next step natin dito is we will solve for a and b. System of equations ang gagawin natin. Actually, grade 12, pwede rin pang grade 11, tapos moving forward sa college. Okay? So, we will have to determine the numerator. That's right. Okay, ano step 2, Sir IJ? So, multiply everything by the LCD, which is x plus 2 multiplied by x plus 3. Okay? So, ano nang lalabas, Sir IJ? So, we have 3x plus 8 equals x plus 2 times x plus 3 divided by the x plus 2. So, that is cancel ng x plus 2, Sir IJ. Matitira na lang yung x plus 3. Okay? Plus b multiplied by x plus 2. Shoutout kay teach me underscore 101. Ulitin ko po ah, ito po yung LCD natin, the product of x plus 2 and x plus 3. So what you will do is you have to divide the LCD by the denominator and just multiply it by the numerator. Hindi po tayo differential equation ngayon. Baka siguro bukas or Friday pa. Okay guys, nagets po ba itong ginawa ni Sir IJ? Yes, pwede rin to sa math major actually kasi nga applicable to sa mga integration. Napaka-importante nito sa integration, sa integral calculus, especially when you go dun sa integration by partial fractions decomposition. Okay? Okay na guys, naintindihan po ba ito before natin isolve yung A and B? X is a variable po, Lodi Cakes. Guys, klaro po ba tayo dito? Anyone? Okay, buti na lang nandito si ano. Yes, actually, this is advanced learning ng mga idol. Si-solve natin si A at saka si B. Okay, makinig po ah. Yes. So, anong gagawin natin? Wala pa akong sigma notation, Lodi Cakes. So, ang gagawin natin dito, guys, is isosolve natin si A and B. Pero, paano natin gagawin? So, ang first step is to determine kailan po ba magiging 0 tong x plus 3. Makinig pong maigi, ha? Kailan siya magiging 0? So, magiging 0 siya kapag itong x plus 3, inequate natin sa 0. So, ang goal natin is para masolve ang A and B, magsasubstitute tayo ng value ng x na kung saan magsi-0 to or magsi-0 ito. Okay? So, gawin natin, we have x plus 3. Wait lang guys. So, ang gawin ni Sir IJ, itong x plus 3, equate natin sa 0. Okay, that's correct, he or she. That is x equals negative 3. So, unahin muna natin yung negative 3. Uy, thank you so much. Dun sa ano, kay engineer. Thank you so much, Lodi Cakes, ha. So, negative 3. Anong gagawin natin dyan, Sir IJ? So, first case, substitute natin yung negative 3. At x equals negative 3. So, lahat ng x, palitan natin ng negative 3. Okay? Yes, that's correct. Negative 3 and negative 2 yung gagamitin natin. So, we have 3 multiplied by negative 3 plus 8 equals a multiplied by negative 3 plus 3 plus b multiplied by negative 3 plus 2. Negative 3 plus 3, this is 0. So, makakancel na agad to guys. This is 0. Okay? Sana klaro po yun sa inyo. Mga idol, sana klaro po ah. If ever may question kayo.
So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? We will solve for B. So, 3 times negative 3, that's negative 9, Sir IJ, plus 8, equals negative 3 plus 2, that's negative 1, times B, that's negative B. So, we have negative 1 equals negative B. Divide both sides by negative 1. So, B equals 1. So, yan na yung B natin. Okay? So, ito na yung B natin, guys. Sana naintindihan po. So, yung next naman natin, itong X plus 2, equate natin. Ang goal po natin sa partial fraction is to make a rational expression or to express a rational expression into its partial fraction's decomposition. Kumbaga, dinidecompose lang natin siya. Kumbaga, pinaghihiwalay lang natin, Lodi Cakes. This is very important dun sa mga magta-take ng integral calculus. Kasi kasama siya dun sa part natin. Okay? So, next natin. Solve natin yung x plus 2 equals 0. So, x plus 2 equals 0, Sir IJ. So, lagay natin x plus 2. So, that is x equals negative 2. So, ito naman yung next. At x equals negative 2. Okay lang, RJ. Positive 1 po, ano? IJ underscore 3017. Thank you, engineer. Thank you so much for the fire gift. Sobrang salamat, engineer. And congratulations for passing the chemical engineering licensure exam. So, deserve mo maging engineer. So, ang gagawin natin, negative 2, ipalit natin kay X. Thank you sa fire, Lodi. 3 times negative 2 plus 8 equals A. Ang bait ni Idol, ang daming fire, 47. Thank you. Negative 2 plus 3 plus B multiplied. Shoutout kay Tokyo. Hello, Lodi. Negative 2 plus 2. So, all X's were replaced with negative 2. So, this is cancelled. Negative 2 plus 2 is 0. So, we will simplify 3 times negative 2. That's negative 6 plus 8. So, that is positive 2 equals negative 2 plus 3. So, that is 1 times A. So, 2 is equal to A. So, it follows that A equals 2. So, ano pong ibig sabihin yan, Sir IJ? Ang ibig sabihin yan, this rational expression can be expressed into its partial fraction decomposition as itong A, palitan mo lang siya ng 2 kasi ang nakuha nating A is 2. Yung B naman natin ay positive 1. So, yan na po yung magiging final answer. Okay, guys? Yan na po yung final answer natin. Yung binox. That's correct. Okay? So, guys, gusto nyo po bang malaman yung hidden jutsu nito? Ay, good evening din. Shoutout kay Chair Mark TV. Follow nyo si Sir. Mag-100K na yan si Lodi. Okay, guys, gusto nyo bang malaman yung hidden jutsu ng case 1? Uy, thank you so much, sabi ni Idol Engineer Johns. I was struggling partial fraction noon. Sa review ko lang tumas na intindihan also because of you. Yes, meron naman talaga siyang shortcut sa calculator. However, Lodi Cakes, that is for board exam preparation. Pero kapag sa mga undergrad, Idol. So, dun muna tayo sa ano classical method. Okay, so ito ha, pakitake note po ito guys ha. So, A is 2, B is 1. Okay? Yes, this will be uploaded sa YouTube channel ko. Apologies din pala guys, 5 days ata ako hindi nakapag-live dito. Medyo ano lang, may mga inasikaso lang saglit. Okay? So, sige, papakita na ni Sir IJ yung shortcut. Actually, ito yung, hindi naman total yung shortcut, pero mas mabilis siya. Hindi na tayo magka-classical. Gagamitin natin yung tinatawag natin na takip method. Okay, sige. Burahin ko lang to guys, ha. Pwede nyong screenshot, but this will be, what you call this, will be uploaded sa YouTube channel ko. Sa mga gusto pong mag-follow or mag-subscribe sa YouTube channel ni Sir IJ, just search Isaiah James Maling. Thank you so much, Pron. Thank you. God bless you. Okay, sige. I will teach you the takip method. Sige, burahin ko muna guys ha. Okay, mag-alala, if hindi nyo na screenshot, I will ano naman din. Okay guys, so buburahin lang ni Sir IJ ito. Tapos balik natin, ginawa natin siyang A tsaka B. Okay, game. Ready guys? Yes, residual po yung tawag dyan sa takip method. That's correct, that's the residual method. High sensitivity. Okay, Sir IJ, paano natin isosolve yung A and B ng mabilisan? Okay, listen carefully guys. Kaya mo yan, Sir Edward Enosilias Jr. God bless you, sir. Future LPT Lodi Cakes. So, paano natin isosolve yung A and B ng biglaan, ng mabilisan?
Okay? Nabisi ka lang po sa pag-ML. Okay, so solve ni Sir IJ. Ito, first step. So, ganito, makinig, guys, ha. Ito yung tinatawag ni Sir IJ na takip method. Actually, tawag nila dito residual, pero ang tawag ko dito takip method, eh. Mas nasanay ako. Okay, tatakpan lang natin, guys, ha. So, first step, ito, tatakpan natin, di ba? Etong x plus 2, takpan mo. Tinakpan ni Sir IJ. Etong x plus 2, tinakpan natin. So, ang ibig sabihin yan, para masolve natin yung A, takpan natin yung common factor na x plus 2. Tinakpan ko. Anong natira, Sir IJ? 3x plus 8 over x plus 3. Okay? So, ito ginawa ko, ha. Tinakpan ni Sir IJ ito, kaya ang natira, 3x plus 8 over x plus 3. Alright? So, ano na next? Lodi Kicks? So, ang isa-substitute natin sa x, makinig, ito, equate mo lang to sa 0. So, we have x plus 2 equals 0. So, x equals negative 2. Long division, meron po akong in-upload, Lodi Kicks, sa YouTube, sa TikTok ko. Check mo na lang. Ulitin ko po, takpan yung common para masolve si A. Tapos, itong tinakpan natin, equate natin sa 0. And then, isolve natin si x, negative 2. So, we have, substitute natin yung negative 2 sa x. So, that's 3 times negative 2 plus 8 all over negative 2 plus 3. 3 times negative 2, that's negative 6 plus 8 over 1. So, that's 2 over 1. Kaya, the value of A is 2. Ayan po, yung value ng A. Mas mabilis siya kumpara dun sa kanina. Nagtakip lang tayo. Electronics engineer, Sir IJ. Okay, how about B? Ganun din. Takpan yung x plus 3. Takpan. So, kopyahin muna natin yung nasa left side. Just make sure na nakatakip yung x plus 3. Okay? So, we have 3x plus 8 all over x plus 2. Tinakpan ni Sir IJ. X plus 3 equate natin sa 0. So, we have x plus 3 equals 0. So, we have x equals negative 3. Okay? So, ano na pong ibig sabihin yan? Yung x natin, papalitan natin ng negative 3 kasi yun yung tinakpan natin. Okay? So, ano nang gagawin natin? So, we have 3 multiplied by negative 3. Okay? Plus 8 divided by negative 3 plus 2. So, we have negative 9 plus 8 over negative 1. So, we have negative 1 over negative 1. So, that is 1. Kaya, ang value ni A ay 2. Ang value ni B ay 1. Okay, sa mga nagtatanong, saan po siya applicable? Applicable lang po ito, mga Lodi, for factor sa denominator na linear lang. Kapag hindi na po siya linear, so kailangan gumamit na po kayo ng classical. Pero moving forward, may mga ituturong method sa inyo si Sir IJ. Huwag po kayong mag-alala. Okay? Huwag po kayong mag-alala, guys. Sir IJ, tuturuan pa kayo ng mga ibang shortcut method. Pero I have to make sure na maturo ko muna sa inyo yung classical method. So, ito na yung value ng A natin. Yung A natin ay 2, yung B natin ay 1. So, ang magiging partial fraction decomposition natin will be 2 over x plus 2 plus 1 over x plus 3. Ganun siya. Okay, guys? You want more example po ba? Next time po natin yan kunin, boss Juanito, relax lang, Lodi Kicks, ha. Kailangan mo na malaman yung basics, eh. Yung iba kasi nagmamadali, eh. So ayun. Okay, guys, gusto nyo? Hindi pa tayo next case, guys. Magfo-focus muna tayo sa case 1 kasi medyo iba-ibang ano to, eh, iba-ibang atake. Tuturo ko po sa inyo, Lodi Kicks. Yes, kailangan po factorable siya, Ahelia. Kapag hindi, so you have to use other techniques. Okay? But yung ibang grade, ano dito, quadratic equation pa rin. First quarter pa lang yun, di ba? Nasa second quarter na dapat kayo. Di ba, guys? Okay, sige. Try natin iba pang example. Okay? Hindi po siya GenMat. Actually, this is just algebra, idol. Okay, sige. Try natin ibang example. So, ang gagamitin natin will be yung classical and at the same time yung
takip method. Sige, masterin muna natin na quadratic yung ilalim. Yes, actually, pwede rin itong discuss sa integral calculus, which is yung ano nga, yung integration by partial fractions. Okay, sige. Sige guys, sanap tayo ng example. Okay, what if ganito po yung example natin? Number 2, so decompose into its partial fraction decomposition. So let's have, for example, ano bang maganda na example? Sige, let's have 3 over s squared minus s minus 2. Gawin natin ibang variable naman. Okay, sorry ah. Nag-iisip lang ako on the spot ng mga given natin. Sige guys. Yung next time na po natin yung infinite series load cake. Sorry ah, we have to make sure na makover muna natin yung basics. Pasensya na dun sa mga gusto magmadali. Pasensya na guys. Kaya ko naman ituro yan, pero you have, antay-antay lang. Kailangan muna nating malaman yung basics. Modern Geom? Depende idol eh. Depende sa paano ituturo sa inyo. Ano first step guys? Anyone? Anyone from our live audience? What will be our first case step? Ipa-factor ba natin yung denominator? Okay guys. Okay, factor. Sige, ano factors ng denominator natin? Anyone from our live audience? So, i-rewrite lang po natin. Sige, sige. Good job, idol. Mga Lodi. Ano yung factored form nito? Isip kayo ng dalawang numbers na ang product ay negative 2, then ang sum ay negative 1. Feedback and control system. Matagal na, Lodi Kicks. Medyo limot ko na yun. Pero alam ko, Laplace transform lang yan. Medyo madali lang naman yun. Okay, that's correct. Kirashi. That's negative 2 and 1. Russell's, that's correct also. So, Sir IJ, nakaisip ako ng dalawang numbers na ang product negative 2, ang sum ay negative 1. So, we can express this as 3 over S, negative 2, Sir IJ, at saka positive 1 po. Okay, sana klaro tayo dyan. Napaka-basic lang po. Kailangan marunong tayong mag-factor. Kapag hindi, malaking problema. Okay? Okay, thank you so much. Okay, so we have, di ba ang sinabi ni Sir IJ, pag ganyan, wala muna tayong repeated guys. Yung case 2 natin, yung discuss natin next time. So we have S minus 2 multiplied by S plus 1. Okay, separate. That's correct, RJ Kabintoy. So we can rewrite this one, Sir IJ, as A over S minus 2 plus B over S plus 1. Okay? Sige guys, classical po muna tayo ha. We will do the classical way. So we will do with the classical way, classical method. Classical muna tayo guys. So ano magiging LCD natin, Sir IJ? Sir IJ, obviously, the LCD will just be the product. See? Thank you so much, Dave. At Dave A. Thank you so much, Lodi. So that is S minus 2 multiplied by S plus 1. Okay? So, what we will do is that, ganito na siya. So, magiging S minus 2 times S plus 1 divide is 1, makakancel. So, 3 equals A, S minus 2 makakancel. So, that is S plus 1. Plus B multiplied by S minus 2. Guys, klaro po ba tayo dito? Parang cross multiple lang siya, di ba? Guys, si Sir Yuli na naman pinag-uusapan nyo. Pasaway kayo. Guys, klaro po ba tayo dito sa parting ito? Are we clear on this part before I proceed? Klaro ba mga Lodi Cakes? Before ako mag-solve ng A and B? Okay, sige, sige. Good. So, next step. Kailangan equate natin sa 0, di ba? Sabi ni Sir IJ, equate natin sa 0 to. So, dapat mabilis kayo mag-equate sa 0 kasi basic lang dapat yan. So, di ba, S plus 1 equals 0. So, obviously, S equals negative 1. Okay? Hindi tayo nag-live, mga Lodi Cakes, kasi nag-live si Zainab, nag-live si Wilbert.
Nag-live si Sash na, si Tony. Kaya di tayo makasabay sa live. Hindi, joke lang. Sa real world, actually, Lodi Kicks, depende kasi sa field na papasukan mo eh. Pero usually, hindi naman talaga siya magagamit. Pero syempre, kailangan mo pa rin pag-aralan. Huwag na muna tayo makichismis mga Lodi Kicks. Si Wamos kasi, puputi na eh. Lodi Kicks yun si Wamos, maputi na. So, anong gagawin natin? Substitute natin yung S equals negative 1. So, huwag muna tayo makichismis. Relax lang. So, that is 3 equals A. Uy, thank you so much kay Nixon, Sir Adelia. Thank you, engineer, Sir Adelia, for the gift. Lodi Kicks, yamanin sa gift. So, that is A multiplied by negative 1 plus 1 plus B multiplied by negative 1 minus 2. Okay, shoutout kay Everything is Pink. Thank you, RJ9, for the panda, Lodi. So, this is cancelled. This is 0. So, 3 equals negative 1 minus 2. That's negative 3. So, negative 3B. Ano value ng B, guys? Ano value ng B? Anyone? What is the value of B? Sino makakasagot? Basic lang. Shoutout kay RHDMSN16. Ano value ng B? Okay, that's correct. Negative 1. Divide lang natin, Sir IJ. So, yung next naman natin, Sir IJ, yung S minus 2, equate natin sa 0. So, S minus 2 equals 0. So, obviously, Sir IJ, we have S equals 2. Okay? So, gawin natin, lagay natin dito at S equals 2. Substitute po natin siya dito sa equation natin. So, we have 3 equals A multiplied by 2 plus 1 plus B multiplied by 2 minus 2. Yes! Ano na po yan? Uy, thank you, Nixon. Ang bait ni Engineer Sir Adelia. This is cancelled, 0. So, we have 3 equals 3A. So, ano value ng A, guys? Anyone? Thank you so much sa Donut, Nixon, Idol. Love you always, Lodi Kicks. Ano value ng A, mga Lodi? Anyone? Ay, itong marker sa ano lang, National Lodi Kicks. Ito lang siya. Okay, that's correct. A equals 1. So, we have yung A palitan natin ng 1. Tapos, yung B palitan natin ng negative 1. So, kung negative 1 yan, guys, pwede nating palitan ito ng minus. Tapos, this will be 1. Ay, ito na po yung magiging final answer natin. Yung in-underline ko ng dalawang beses. Okay? So, that will be 1 over S minus 2 minus 1 over S plus 1. Ito na yung final answer natin. Okay? Shutdown kay Claudio. Love you, Lodi Geeks. Shoutout kay St. Peter. Ako ba't St. Peter? Shoutout kay Adosion. Guys, naintindihan po ba? Guys, are we clear on this part? Naintindihan po ba? Bakit naging ganito yung final answer? Tapos, gawin din natin yung ano? Takip method. Sige, Idol, gagawin natin yung takip method. Okay, grade ano po? Pang grade 11 pataas, pwede siya. Grade 12, college, ganun. Shoutout kay Jamal. God bless you, Lodi. Okay, sige, let's do the takip method. Yes, actually, around 10. Pero hindi naman everyday Lodi Kicks eh. Pero kapag carry naman ni Sir IJ, sige. Try natin guys ha, if kaya naman ni Sir IJ na gawing habit yung pagla-live. Maliban lang siguro kapag Wednesday. Kasi kapag Thursday, kasi may pasok ako maaga. So, hindi ako makapag-live. Kasi yung live ko lang talaga, around 10. Kapag maaga naman ako, pang umaga naman ako, okay lang naman ako Monday, Wednesday, Tuesday, tsaka Friday kasi work from home naman si Sir IJ. Problema lang Thursday, pumapasok ako sa office, so I have to wake up around 4 a.m. So, ayun. Kaya hindi ako nakakapag-live ng Wednesday. Minsan lang, pinipilit ko lang. Shoutout kay Jay Jora. Okay, sige. Game, takip method. Kasi marami rin namang mga nagla-live eh, actually. Marami rin namang nagla-live mga Lodi Kicks, kaya baka ano. Baka hindi nyo na kailangan si Sir IJ. Ooh, sad boy, Sir IJ. Joke lang. Okay, sige, let's do the takip method. Okay, let's do the takip method, Sir IJ. So, ulitin natin, di ba? Nire-write natin siya as A over S minus 2 plus B over S plus 1. So, let's do the second method. The shortcut one, the takip method. Okay? The residual. Residue yata ang tawag dito. Pero takip method na huwag ni Sir IJ. Mas trip ko takip method. Ay, hindi po ako nagtuturo, Lodi Kicks.
Ang partial fraction ginagamit sa integral calculus hanggang sa differential equations. Thank you so much, Lodikix, the BWJAH. M4, January 1 to January 15 sa Jakarta, Indonesia. MPLI, November 2 to November 6. Diba naman na, Sir IJ? Okay, takip method. So, takpan natin tong S minus 2. So, tinakpan natin yung S minus 2. Takpan natin. Pero una muna natin gawin, equate natin siya sa 0. S minus 2 equals 0. So, we have S equals 2. Okay? So, ang gagawin natin, takpan natin si S minus 2. Takpan ni Sir IJ. Tatakpan ko rin po dito. So, this will become 3 over S plus 1. Pero yung S, substitute natin siya as 2. So, we have 3 over 2 plus 1. So, that is 3 over 3. Therefore, the value of A is 1. Ganun lang po siya kasimple. Shoutout kay Gerson Esponilla. Tumatalino na daw si Idol. Ganun lang siya kadali, di ba guys? Yung next naman, S plus 1, yung tatakpan natin. So, S plus 1, edi syempre, solve mo muna yung S mga logics. So, we have S equals negative 1. Takpan ng S plus 1, Sir IJ. So, we have B. Takpan guys ha, ito po tatakpan natin. Kaya magiging 3 over S minus 2 na lang. Tinakpan na ni Sir IJ, pero ang ilalagay natin is negative 1. Actually, valid din naman to Idol, kasi residual method do. However, you have to ask your professors. You have to make sure that you have to ask confirmation sa mga professors nyo muna. Pero, this is valid especially for linear. Ito yung pinakamadaling solution. So, we have 3 over negative 1 minus 2. So, negative 1 minus 2, Sir IJ, that's negative 3. So, that is negative 1. Okay? Therefore, ano magiging value ng A natin? 1, negative 1. So, i-rewrite lang natin siya. So, magiging 1 over S minus 2. Dahil negative 1, lagay ka lang ng minus. Ito na yung final answer natin, guys. Iba-box ni Sir IJ para sa inyo. Ayan na yung magiging final answer natin. Okay? Guys, naintindihan po ba? Kasi after nito, magbibigay ako ng example ng cubic. Kaya tuturuan ko rin kayo mag-factoring. Okay, guys? Naintindihan po ba ginawa ni Sir IJ? May shortcut po ba sa factoring? Actually, Lodikix, kailangan more practice lang. Wala namang shortcut kasi kailangan mo lang ma-familiarize dun sa mga numbers, especially paano mo aatakihin yung pag-factor. Yes, cubic yung denominator, Lodikix. Chill lang po. Okay? Caltech po, hindi, next time idol kapag sa mga engineering tutorials tayo. Sa mga ano, mag-board exam. Grade 11 pataas. Synthetic, meron na po ako Lodi, synthetic tsaka long division sa ano TikTok. Check mo na lang sa mga video na in-upload ni Sir IJ. Okay? Guys, can we now proceed to the next example? Example number 3. Case 1 pa rin tayo, guys. Can we now proceed to the next example, guys? Just let me know if you want to proceed. Pwede na po ba? Ayun lang, Bea. Huwag mong kakalimutan, Idol. Okay, sige, sige. Proceed na tayo, guys. Sige. So, yung mga nagtatanong, tuturuan ko na rin kayo dito ng pag-synthetic division. Sige. Next example tayo, number 3. Okay, game. Okay, let's go. So, for number 3, let's have an example. So, ano kaya magandang example? So, what if ang given natin, Sir IJ, is x squared? Sige, gawin naman natin x ulit yung variable natin. Hirap mag-isip na example. Anyway, plus 2x minus 2 all over x cube minus 4x. Let us decompose this expression or this rational expression into its partial fraction decomposition. Numerator, hindi na po natin need. Kung factorable siya, okay lang. So, wala naman tayong paki-factorable siya or hindi. Ang mahalaga is we have to make sure na yung denominator natin is factorable. Okay, sige. Let's do first the denominator. Ang denominator natin is x cube minus 4x. Okay?
So, anong gagawin natin, guys? Ano factor nito? So, ano, x cube minus 4x? Tama po ba? Common factor ang x? Do you agree with Sir IJ that x is a common factor? Okay, that's correct. That is, we have to factor out x, and that is x squared minus 4. However, x squared minus 4 is a difference of two squares. So let us recall that a squared minus b squared can be written as a plus b multiplied by a minus b. Therefore, x squared minus 4 can be written as x plus 2 multiplied by x minus 2. So, isusulat natin siya as x multiplied by x plus 2 multiplied by x minus 2. Sana naalala nyo po yung dots, the difference of two squares, DOTS. Guys, klaro po ba tayo dito? Anyone sa mga nakikinig sa atin for tonight, klaro po ba tayo dito sa factored form natin? Napakadali pa lang nito eh. Madali pa lang yan, guys. Ano, guys? Okay? Sige, sige. Good. Ito na problema. Paano natin siya ngayon i-express, Sir IJ, in its partial fraction decomposition form? Okay? Yes, this is very crucial sa integral calculus. I agree with James ZZZU. Okay? So, anong gagawin natin dito? So, pwede natin siyang i-rewrite as x squared plus 2x minus 2 all over x multiplied by x plus 2 multiplied by x minus 2. Okay po? So, anong gagawin natin, Sir IJ, pag hiwa-hiwalay natin, parametric distribution, hindi ko sure, idol. Hindi ko nga alam kung ano yun. If parametric differentiation, okay lang. Madali lang naman. So, pag hiwa-hiwalay natin, guys, wala daw value sa x, niloko nyo lang daw si Lodi. Sad life naman. So, pag hiwalayin lang natin siya, guys, ha? Plus c over x plus 2. Anong gusto nyo, guys? Classical muna? Classical ba muna tayo, gusto nyo, before natin ituro yung isa pa, yung takip method? Classical muna tayo, guys, ha, para alam nyo yung pinaka-solution na gagawin nyo. Kasi ito yung nire-require ng teacher. Okay? Ay, x minus 2 pala. Thank you for the correction. Thank you. Sorry, sorry. It must be x minus 2. Okay, no problem. Okay, guys. Sige, classical po muna tayo. Sige, classical. Turo muna ni Sir IJ yung classical method. So, ito yung pinaka-conventional. Conventional method. Shoutout kay Erin Lambino. Galingan mo, idol. So, multiply natin everything by x times x plus 2 times x minus 2. So, ang LCD natin, lagay natin dito, the least common denominator will become x plus x multiplied by x plus 2 multiplied by x minus 2. Okay? So, ito na po yung magiging LCD natin. It is just the product of the denominators dun sa decomposition natin. So, next. So, ito, kapag dinivide natin dito, mawawala. So, this will become x squared. So, please bear with me, guys. Medyo mahaba-haba ito. Equals, etong x, x plus 2, x minus 2, kapag dinivide by x, mawawala yung x. Tatakpan nyo na lang yan. So, that will be a multiplied by x plus 2 multiplied by x minus 2. Okay? Plus, kapag sabi naman, x plus 2, i-divide natin. So, mawawala yung x plus 2. So, that will be b x multiplied by x minus 2 plus c x multiplied by x plus 2. Unang tanong, klaro po ba, guys? Ito, dinivide ko lang dito, 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 and then multiply by the numerator. Guys, naintindihan nyo po ba bakit naging ganito siya? Do you get my point? Dinivide ko lang po ito dito. So, x times x plus 2 times x minus 2 divide x. Mawawala yung x. And then, just multiply by the numerator. Okay, sige, good.
So ano nang gagawin natin, Sir IJ? So classical method ang gagawin natin. So first step. So ang first step po natin is equate natin sa zero yung mga denominators natin para mas madali natin makuha. So x equals 0 yung una natin. Yung isa naman natin, x plus 2 equals 0. Sige, ilista muna natin ha. So we have x equals negative 2. Alright? Tapos, yung last but not the least is x minus 2 equals 0. So x equals 2. Okay? So ano na mangyayari? So first step, ito muna tayo sa x equals 0. At x equals 0, palitan lahat ng 0. Okay, sige, idiretso na natin guys ha. So this is 0 squared plus 2 times 0 minus 2 equals a times 0 plus 2 multiplied by 0 minus 2. Klaro? Bakit po naging ganyan, Sir IJ? Kasi itong x, kapag pinalitan natin ng 0, mawawala. So cancel, cancel. Sige, lagay na nga lang din natin dito. Baka nalilito na kayo mga lodi. Medyo kulang lang tayo sa espasyo. Pero sige, para ma-explain ko ng maigi, I will just replace all x's with 0. Okay po? So ito, cancel natin. Ito, ika-cancel kasi that is multiplication by 0. Guys, naintindihan nyo po ba yung a po yung hinahanap natin dito sa x equals 0? Guys, naintindihan po ba bakit ko kinancel yung B and C? Kasi may multiplier tayong 0. Guys, okay po ba kayo bukod kay Lumalyari? Thank you kay John Fritz at Ordido. Okay, sige, mabuti naman at naintindihan ng mga idol natin. So, i-add na natin 0 plus 0, 0 minus 2. Thank you so much, Timothy Lacson, kay Christine Joy Valenzuela, kay Mark Daniel. Thank you kay June. Salamat mga idol. Negative 2 equals 0 plus 2, that's 2. 0 minus 2, that's negative 2. 2 times negative 2 is negative 4. So we have negative 2 equals negative 4a. Ano value ng a, mga idol? Sige, anyone from our live audience, ano ang value ng a? Guys, what is the value of a? Meron akong tutorial ng pre-cal. Nag-tutor na rin ako ng live sa TikTok, Lodigix. Sa mga nagtatanong about pre-cal, pwede nyo pong i-check sa YouTube channel ni Sir IJ yung mga live tutorial natin and recorded tutorial. Bakit negative? Ala, mali mga Lodigix. Mali, bakit naging 2 lang? Naku, copy the answer pa. Mali naman yung sagot ay... Hala, anong nangyari sa inyo? Bakit hindi nyo makuha yung A? Wala akong makita ang tamang sagot. Bakit 2 mali? Okay, ados yun, that's correct. 1/2. A is 1/2. I-divide po. Diba negative 2 divided by negative 4? Naku, Lodi Cake, sa copy the answer kayo ay pasaway ang mga idol ni Sir IJ. Pasaway. Nakalimot ng basic. Nandito po yung A natin. Wala po siya sa kaliwa. Kung nasa kaliwa siya, positive 2 po. Diba po? Ay na, tama pala. Sorry, Mark Daniel tsaka Timothy. Sorry, hindi ko nakita ang bilis ng comments. Ayun, pero yung mga sumagot ng 1/2, that is the correct answer. Okay, so, pasensya na team, tsaka kay ano idol Mark Daniel. Di-divide po natin, nandito po yung A, wala dito. Copy the answer mga Lodi Geeks natin ay. Nadagit sa maling tingin. Okay guys, naintindihan po ba bakit 1/2? Oh, tama kayo. Sige, Lodi Cakes. Pasensya na, JM Paolo. Ang bilis kasi ng comment. Puro 2 na yung nakita ni Sir IJ. Lahat nabulag. Okay. Okay na tayo, guys. Sige, pwede nyo yung screenshot, pero buburahin ko muna kasi ito. Basta alam natin na yung A natin ay 1/2. So, itong A palitan natin. Lagay natin dito yung A natin ay 1/2. Okay? Basic trigonometry yan, Mikerok 989. Ah, yes. Yes, same result lang ron. Mas mahirap nga yung iniisip mo eh. But I know what you're pertaining to, idol. Mahirap po yung iniisip mo. Kasi that will be system of equations, which is a bit harder compared to the method I'm teaching to you right now. Okay, mas madali po yung tinuturo ni Sir IJ kesa dun sa method na naiisip mo. But if you insist, it's okay.
It depends kasi dun sa prof, pero this is the easiest. Pero mas madali pa yung takip method, pero this one is easier compared dun sa naiisip mo. Okay, tandaan natin, A is 1/2. Sige, solve naman natin si B. Okay? So, paano natin isolve yung B, Sir IJ? So, makinig, ha? Okay, so that will be system of equation, Ron. Gagamit ka ng system. So, mas mahirap nga lang yun, Lodi. Pero if you can insist to your professors na, uy, tinuro ni Sir IJ ganito, sir, much better you can discuss it properly. So, let's have at x equals negative 2. So, lahat ng x, palitan natin ng negative 2. So, we have negative 2 squared. Makinig maigi, guys, ha? Plus 2 times negative 2 minus 2 equals. Yes, makakancel. Mamaya yan, anonymous gear. Mamaya yan sa si Idol. Okay? So, that will be A multiplied by negative 2 plus 2 multiplied by negative 2 minus 2 plus B times negative 2 times negative 2 minus 2 plus C times negative 2. Usog lang natin yung board natin. Wait lang. Usog natin to, guys. So, we have plus B multiplied by negative 2 times negative 2 minus 2 plus C times negative 2 plus 2. Guys, do you agree na this will be cancelled? This will be cancelled. Negative 2 plus 2 is 0. Okay? Negative 2 plus 2 is 0. Nakikita nyo ba, guys? Naintindihan po ba bakit kinancel ni Sir IJ? Bukod kay Christine Joy tsaka kay Lumalyari? Do you get the point of Sir IJ why I do cancel? Okay, good job to mga Lodi Geeks natin. So, big sabihin, B na lang yung matitira. Ilan ang negative 2 squared? So, that is positive 4, Sir IJ. Minus 4 minus 2 equals negative 2. Negative 2 minus 2, that's negative 4 times negative 2, that's positive 8. So, we have 8B. Ang difference ng non-repeated and repeated, yung mga cases yan, Lodi Geeks, basta i-discuss din natin yan. So, we have 4 minus 4, that is 0. Cancel na to. Ano value ng B, guys? Sige, baka mag-copy the answer na naman, ha? Ano po ang value ng B? Anyone from our live audience, what is the value of B? Okay, that's correct. Timothy Lacson. Oh, yan na naman si Kebong. Mali na naman titig. But negative 4? Ayan na naman mga Lodi Geeks. Tuminging maigi sa given. Hindi po negative 4. Negative 1/4. Mga Lodi Geeks natin ay bulag ay. De, joke lang mga Lodi Geeks. Double check nyo lang po. Maigi. Kasi yung variable po nasa right side. Hindi po siya nasa left side. Yes, Mark Daniel. Tama ka, Idol. Nakita na Sir IJ yung comment nyo. Ni Team. Si Helia, that's correct. Negative 1/4. No problem. Okay, so that is negative 1/4 po yung value ng B. Lagay natin dito, guys, ha? Medyo mahaba lang talaga to, pero sana nag-enjoy naman kayo sa ginagawa natin. Okay? Guys, naintindihan po ba yung B negative 1/4? Naintindihan po ba, guys? Yes, wala po tayong binibenta mga Lodi Geeks. Nag-share po tayo ng math knowledge ni Sir IJ. Yes, gamit na gamit sa integral tsaka sa differential equation, this is really useful sa mga magtitake ng engineering tsaka ng math major. Balik math na ulit tayo, dalawa nga eh. Okay guys, pwede na ba nating isolve yung C? Can we now solve for the value of C, guys? Y negative 1/4, negative 2 divided by the 8 idol. That's negative 2 over 8 po. Okay, sige, proceed na tayo dun sa ano natin, sa C. So, ang gagawin naman natin, yung last but not the least, yung C naman natin is X equals 2. Yes, substitute mo na idle, sabi ni Idol Gab. Sige, at X equals positive 2, so we have, lagay natin yung X na 2, so that's 2 squared plus 2 multiplied by 2 minus 2, okay, equals A times 2 plus 2 times 2 minus 2 plus B times 2 multiplied by 2 minus 2
plus C times 2 multiplied by 2 plus 2. Ang 2 minus 2 ay 0. 2 minus 2 ay 0. So, mawawala na itong buong ito. Itong buong ito mawawala na rin. So, this will be 2 squared. So, that is positive 4. 2 plus 2. Ay, sorry, 2 times 2. That's 4 minus 2 equals 2 times 4. So, that is 8. So, 8C. So, we have 4 plus 4. That's 8 minus 2. That's 6 equals 8C. Ano value ng C, guys? Anong value ng C? Sige, pwede rin nating ituro yung coefficient, pero medyo mahaba lang yan, idol. Ano value ng C? Mahaba lang yan, anonymous girl. Pero sige, walang problema. Kaya lang ang haba ng method na yun. Sa totoo lang, ha? Okay, that's correct, Gab. Si Harvey C, that's correct. Si J. De La Rosa, that is correct. 3. That is 3 over 4. Good job, mga idol. Okay, that's 3 over 4. Yun yung value ng C natin. So, ano na magiging sagot natin, Sir IJ? E di ang magiging sagot na natin will be A equals 1 half. Itong A, palitan mo lang siya ng 1 half. Yes, yes, Kens, tama ka, idol. Yung B, palitan natin ng negative 1 fourth. O kaya, pwede mong gawin itong as minus 1 fourth. Tapos, yung C naman, palitan natin ng 3 fourths. So, ito na yung final answer natin, guys. Ito na yung magiging final answer natin. Yes, that's correct, Jose Maria. Yes, that's correct, Zeteris. Guys, naintindihan ba yung turo ni Sir IJ? Before tayo magtakip method. Guys, naintindihan ba mga Lodi? Medyo mahirap yan, anonymous girl, sa totoo lang. Dapat yung professor nyo pagbigyan kayo ng ibang method na kung saan mas madadalian kayo. Kasi time pressure talaga ang pag-solve ng mga integral calculus. Pabaks po ng answer. Ito, idol, yung answer, oh. Ibabaks si Sir IJ para sa'yo. O, yan, ha. Lodi kicks, ha. Binaks ni Sir IJ, ha. Okay. Libre mo ako ng mik-mik. Hindi, joke lang. Mik-mik, eh, no. Okay, guys. Sige, turo ko naman sa inyo. Yung sige, meron din tayong session Jeremy Gardel sa integration by parts Lodi kicks. Yes, lumalabas po sa birds. Sige, takip method na tayo. Can we now proceed to the takip method? Guys, pwede na ba takip method? Hindi, pwede naman na nasa itaas yung 1 half Lodi kicks. Kumbaga, yung sinasabi mo kasi, pwede mo siyang gawing 1 over 2x. Pwede rin naman yun. Pero kaya lang ganito yung ginawa ni Sir IJ para makita natin yung value ng A, ng B, kasama tong negative, tas ng C. Kaya ko lang ginawang ganyan. Thank you, Escort, for the rose. Thank you, Lodi Kicks. Okay, sige. Takip method tayo. Don't worry, i-upload ko ito bukas sa YouTube channel ko, guys. Partial fractions case 1. Actually, hindi pa nga tayo nag-integration, eh. We are just focused on the algebra part. Paano pa kaya kapag in-integrate pa natin yan? Abay, nagka-windang-windang na kayo, guys. Okay? So, ito na. Ulitin ko na. So, ito na yung gagawin natin. Yung mas mabilis na takip method. Let's go. Okay, thank you so much, Timothy Lacson. Good night, Lodi. So, we have A over X plus B over X plus 2 plus C over X minus 2. Sige, game. Takip method tayo, guys. So, this is 0. Di ba, pag tinakpan natin to, guys, wait lang, nawala yung x, lagay natin dito. So, first step, takpan natin yung x, equate natin sa 0. So, we have x equals 0. So, for the first case, ganito ang gagawin ni Sir IJ. Sige, ganito na lang. Igaganito natin yung ano natin, yung board. So, x equals 0. So, takpan natin. So, we have A equals lahat ng x sa ilalim. Tatakpan nyo, guys, ha? So, this is the takip method. Takip method. X squared plus 2x minus 2 all over x plus 2 multiplied by x minus 2. So, replace all x with 0, Sir IJ. So, we have 0 squared plus 2 times 0 minus 2 over 0 plus 2
multiplied by 0 minus 2. So this is negative 2 over negative 4. Kaya ang sagot natin ay 1/2. Ganun lang siya kadali. Guys, nakita nyo, di ba? Sinubstitute ko lang yung 0. Makuha na natin yung A. Napakasimple. Nakakalito pa kasi yung ginawa natin kanina. Baka may mali kayong ma-cancel or may mali kayong na ma-minus or ma-add. Di ba? Mas mabilis siya. So, sabi naman. So, yung denominator, x plus 2 equate natin sa 0. So, we have x equals negative 2. So, lahat ng x plus 2 tatakpan natin, Sir IJ, sa denominator. So, we have x squared plus 2x minus 2. X plus 2, takpan. Takpan yung maigi, guys, ha? Takpan. So, we have x multiplied by x minus 2. Tinakpan ko lang yung x plus 2. So, lagay natin negative 2, Sir IJ. Lagay natin at x equals negative 2. So, we have negative 2 squared plus 2 times negative 2 minus 2 divided by negative 2 multiplied by negative 2 minus 2. So, ano na mangyari, Sir IJ? So, that is 4 minus 4 minus 2 all over negative 2 times negative 4. So, that is positive 8. Ano po? Sir, pwede pa ulit yung sabihin ng part. Tinakpan ko lang, Gab, yung x plus 2. Equate mo muna yung x plus 2 sa 0. So, x plus 2 equals 0. So, tinakpan ko yung x plus 2. Kaya naging x times x minus 2 na lang yung ginawa ni Sir IJ. Ang sinubstitute kong x yung nakuha nating value niya kapag in-equate natin sa 0. So, we have cancel this. So, negative 2 over 8. So, that is negative 1/4. Ganun din sa C, guys. So, sa C naman natin, x minus 2 equals 0. So, we have x equals 2. So, yung C natin will just be x squared plus 2x minus 2 over x times x plus 2. Takpan yung x minus 2. Takpan. Takpan ko rin. Kaya naging x times x plus 2 na lang po siya. Okay? So, anong gagawin natin sa x, Sir IJ? Siyempre, positive 2. So, ano na magiging equal niyan? So, that's 2 squared plus 2 times 2. Minus 2 over 2 times 2 plus 2. So that is 4 plus 4, that's 8 minus 2, that's 6 divided by 8. Kaya ang magiging final answer is 3 over 4. And then ibalik nyo na lang. Mas mabilis, mas efficient, mas kita nyo agad kung saan kayo magkakamali kapag ito yung ginamit nyong method. Sobrang solid nito mga Lodi Cakes, lalo kapag sa integration by partial fraction. Shoutout kay John Dale Famisan. Thank you, Idol. Sana guys, naintindihan po yung ginawa ni Sir IJ. O kaya, naintindihan nyo yung session natin tonight. Mas mabilis talaga, Idol, to. Sobra, ziteris. Kesa dun sa mga tinuturo sa inyo, mas mabagal kasi. Papahirapan pa kayo, guys, eh. Ito lang, papahirapan kayo. Etong method na to, applicable to, lalo kapag ano, kapag time pressure yung mga problems, especially kunyari may mga midterms, finals, tas requires ganito. Shoutout kay Junior underscore Nan. Yes, this is the residual method. Ang tawag ko lang dito, takip method, nasanay ako kasi tinatakpan ko lang. Ganon. Thank you so much, Treasure. Thank you, guys. Sana nag-enjoy kayo sa method natin. Okay, guys. Sige, isang example pa tayo before natin end yung live. So, ay bukas magla-live ulit tayo mga Lodi Cakes. So, baka ang topic natin bukas, baka mag-differential equations na tayo ulit. Okay, sige. Isang example pa, guys. Sige, for the next example, pwede natin gawin yung takip method na agad para hindi na tayo mahirapan. Okay? Sige, dun tayo sa pangatlong example. Pero takip method na, pwede nyong gawin yung classical na ginawa ni Sir IJ, but you will still end up with yung takip method. O kaya guys, sige, ito na lang. Yes, may case 2 and case 3. Separate yan sa Melody Cakes. Sa ano natin? Sa ibang mga live natin. Pero hindi pa bukas Melody Cakes. So, iba-ibayin natin yung topic natin. Okay? Sige guys.
So, pwede nyo nang gamitin yung takip method. Ganito na lang. Sige. Yes, integral at differential. Oh, pwede siya sa integral tsaka differential equations. Is it okay, guys? Pwede nyo munang itry isolve yung ABC. Try nyo munang isolve yung ABC, guys. Tapos, i-check na lang natin if tama kayo. Ayos lang ba yun, guys? Gusto nyo ba mag-try? Pwede nyo gamitin yung classical or yung takip method if you want. Guys, gusto nyo po ba mag-try? You want to try, guys? Okay, sige, sige. Try this one, mga Lodi Cakes. Sige, madali muna tayo. Siguro at least mga dalawang example. Sige, number 4 tayo. Try this. Sige, lagyan natin. Try this sa mga Lodi Cakes natin. Try this for the live viewers. Express as a partial fraction decomposition. So, actually, number 4 na tayo. Sige, try nyo to, guys. Sige, x na lang yung variable natin. X minus 8 all over x squared minus x minus 6. Sige. Pakitry nga, guys. Yes, every 10 p.m. po. Bukas magla-live ulit tayo, guys. Don't worry, sige. Tuloy-tuloy na natin. Pag Wednesday lang talaga malabo. Sige, guys. Pakitry munang sagutan. Express this as a partial fraction into its partial fraction decomposition. O sige, bigyan ko muna kayo ng hint. Ano factors ng numerator, denominator? Anyone sa mga live audience natin na natitira sa 140 na natitira? Ano factors ng denominator? Tapos pakibigay yung sagot ng A and B. Ah. Try this, mga Lodi. Ano factor ng denominator natin? Isip kayo, negative 6 na product. Ados yun, hindi po idol, mali. Butterfly Abby, try again, mali pong factors. Mali idol. Negative 3 and 4, that's negative 12. Hell yeah, naku, may mag something off. Mali po, hindi po negative 6 and 5. Shanks 3, ano yung kasama niyan? Okay, that's correct. Jeneer underscore Nan, tsaka si Verliza, man dapat. Negative 3 and 2. So gagawin mo siya, x minus 8 over x minus 3. Times x plus 2. Ayan, natypo lang si Helia Idol eh. Okay lang yan, Lodi Cakes, natatypo lang naman. Wala namang problema dyan. So ito, gawin natin. Sige guys, pakitry nga guys. Pwede nyong gamitin yung takip method na if you want. Walang problema kay Sir IJ yan. Okay. So at x, equals, paghiwalayin lang natin, Sir IJ. Sige guys, pakisolve nga yung values. Okay, good job, Paul Kamit. X minus 3, X plus 2. Okay, guys. Sige, anyone? Sige, comment. Tingnan natin kung sino yung magiging first commenter natin. Pakibigay yung dalawang values. A and B, ah. Pakibigay po yung values kay Sir IJ. 5/3 and 2, sabi ni Treasure. Do you agree? Mali ata, Lodi Cakes. Pa-double check, Treasure. Pa-try again, Idol. It's okay, try again. Ano value ng A? Ano value ng B? Separate nyo na lang by comma. National ID, sabi ni Mr. Sadboy. Wala pa rin yung national ID ko, Lodi Cakes. Tagal na nun, isang taon na mahigit. Guys, ano value ng A? Ano value ng B sa mga idol natin? Negative 1 and 5. Munti ka na si Christine Joy. Oway, that is correct. Si Oway ang tamang ang nakakuha ng unang ng tamang sagot. Oway, negative 1 is Christine Joy, correct now. Negative 1 and 2, si Oway ang unang nakatama and then si Christine Joy Valenzuela yung pangalawa. Ziteris, pangatlong nakatama. That is correct. Negative 1 yung A, yung B natin ay 2. Sige, discuss natin. Pwede na natin gamitin yung takip method. Yes, Paul Kamit, correct ka rin, Lodi. Good job. So, by takip method, so x minus 3 equals 0. So, obviously, x equals 3. Yes, June, that's correct. Good job. Takpan natin si x minus 3. So, we have a equals takpan, x minus 8 over x plus 2. Lagay natin si x equals 3. 3 minus 8 over 3 plus 2. That's negative 5 over 5. Boom. Sheesh! Diba ang dali ng mga Lodi? So yung B natin, x plus 2 equals 0. Yan na, na-miss nyo na yung sheesh ni Sir IJ.
So we have x equals negative 2. So takpan yung x plus 2. So we have b equals x minus 8 over x minus 3. So we have x equals negative 2. So that will be, wait lang. Ah, tama naman, sorry guys. X minus 8 over x minus 3. Okay, that's correct. So we have negative 2 minus 8 over negative 2 minus 3. So we have negative 10 over negative 5. Therefore, the value of b is positive 2. So ano yung magiging partial fraction decomposition natin? Ay, given po yung x minus 8, Mr. Sadboy, Lodi. So ang magiging final answer natin will be yung a natin ay negative 1. So negative 1 over x minus 3. Yung b natin ay positive 2. Ang bilis nila ano ah. Oh wait, tsaka ni Christine Joy. Good job mga idol. Ito na yung final answer natin. Job well done mga Lodi Geeks. Ang gagaling. Palakpakan yung sarili nyo. Kung meron lang tayong sound effects dito, eh, no? Yung may palakpak, mga palakpak na mga tao. Good job, guys. Sobrang, sige, isa pa. You want one more example sa mga live viewers natin? Okay, gets ko na. Good job, Mr. Sadboy. Sige. One more, Lodi Kicks. Thank you, Owe. Uy, Ilocos Norte pa si Idol. No problem, Mr. Sadboy. Sige, isa pa. Try this. Shout out natin yung mga Lodi Kicks natin. Late na raw nakarating si Gatas. Mukhang busy ka, Idol, ah. Sige, number 5. Try this again sa mga live viewers natin. Okay, sige guys. Number 5. Okay, let's have this example. So what if ang given ay 3x minus 8 over x squared minus 5x minus 24. Game guys. Pasapak ng pakito mo. Lodi, hindi na nga nakapag-ML. Nanonood na lang ako eh. Sige guys. Sige, sinong makakapagbigay sa akin ng factor ng denominator? Isip kayo, product negative 24, ang sum negative 5. Guys, ano factor ng denominator? Tapos solve nyo na yung A and B. Okay, that's correct. Jewel Lee, negative 83. Verliza man dapat, correct? Moon's Child, negative 83. TY, negative 83. Good job, Marion De La Cruz. Hell yeah, that's correct. So we can rewrite this as 3x minus 8 over x minus 8 times x plus 3. Alright, so by partial fraction decomposition, Sir IJ, x minus 8 multiplied by x plus 3. Sige guys, pakisolve nga po yung A tsaka B. Pakibigay yung tamang sagot. Shout out natin yung mga idol natin. Tapos siguro yung isa pa nating, yung last example natin, gawin kong cubic. Para magkaroon lang kayo ng idea paano mag-factor. Sige guys, pakisolve ano yung value ng A natin, ano yung value ng B. Fractions yung sagot. Pwedeng improper fraction na lang. Or gusto nyong mixed, okay lang din. Walang problema kay Sir IJ. Moon's Child, try again. Rylai, ang galing ni Idol. Lodi. 16 over 11 at saka 17 over 11. That is correct. Pangalawa si Anonymous Gear. Okay. Detamay rin Rylai, positive Idol, Rylai. Yung case 4, sobrang haba niyan, Idol. Yes, that is correct. 16 over 11. Tsaka 17 over 11. That's correct, Engineer Angelo. Hindi, okay lang, Rylai. No problem. Actually, madali lang naman siya, kaya mabilis lang nila nasagot. Kasi x minus 8 equals 0. AFKRVJ, yes, kita na lang. Kita naman. So, x equals 8. Ayos lang yan, June. Practice lang. Para makakuha mo yan. So, takpan yung x minus 8. So, that is 3x minus 8 over x plus 3. That's correct, Lumalyari. So, also correct si Junior underscore Nan. So, 3 times 8 minus 8 over 8 plus 3. 3 times 8, 24 minus 8, 16 over 11. Sabi naman, x plus 3 equals 0. So, we have x equals negative 3. So, ano na mangyari, Sir IJ? So, that will become
B equals, takpan natin, Sir IJ, yung x minus, yung x plus 3. So, magiging x equals negative 3. Napakabibilis na mga Lodi Cakes natin, mga mamaw. Over negative 3 minus 8. So, that is negative 17 over negative 11. Or simply, 17 over 11. Hindi ata nakita comment. Hindi ko napansin always, sorry. Ah. So, yung final answer natin will be yung A natin, 16 over 11. Yung B natin, 17 over 11. Okay. Guys, naintindihan po ba yung ginawa ko? Guys, sana na-appreciate nyo po yung tinuro ko ngayon, mga Lodi Cakes. Sana na-appreciate nyo yung tinuro ni Sir IJ tonight. Relax lang, adosyon, magama pressure, Lodi Cakes. Sana nag-e-enjoy ka lang. Enjoy lang. Enjoy while learning, di ba? Yes, pwede namang ilagay yung 11 sa ibaba, gatas. Pero pinapakita ko lang dito sa numerator kasi para makita natin, yun yung values ng A and B. Pero if sinasa yung gusto mo yung nasa ibaba, pwede rin naman gawin mo siyang 16 over 11 times x minus 8. Pwede rin naman yan, kay gatas, 11 times x plus 3. Any of the two answers, correct po. Okay. Tawag ka na ni Pakito. Guys, naintindihan ba mga Lodi Cakes? Yes, tama ka, Mr. Sadboy. Good job, Lodi Cakes. Ayan, nakita ka nila. Okay? Guys, naintindihan ba? Nadelay lang si Idol. Oh, problem, Idol. Okay, guys. Sige. Isa pang example. Last na mga Lodi. Okay? You want one more example? Isa na lang, Lodi Cakes. Ay, sige. Ganito na lang. Is it okay, guys, if I will leave or magbibigay ako ng mga Lodi Cakes? Ayos lang ba magbibigay ako ng assignment tapos bukas natin sagutan? Okay lang ba mga Lodi Cakes? So, ito na yung pinakalas example natin. Tapos, magbibigay ako ng assignment tapos bukas natin sagutan. Is it okay, guys? Sasagutan natin first thing in the live before tayo mag-proceed dun sa topic natin. Yes, it's okay, assignment. Okay, good. Sige, sige. Okay, ha? Okay, bang? Okay lang, mga Lodi? Okay? I-upload ko naman to Mark Combate bukas sa YouTube channel ko. Bukas ng umaga, Idol. So, you still have more hours to study and then sagutan. O, sige, sige. Ito assignment natin, guys. Ang kulit, eh, no? May assignment kay Sir IJ. Yun sa mga gusto lang naman magsagot, mga Lodi Cakes. Para at least, di ba? Nag-enjoy pa kayo, mga Idol. Okay, ang given natin will be ito. Assignment. Assignment. Lupit eh, no? Lupit ni Sir IJ. May assignment pa sa live viewers, no? Assignment. So, reduce into its partial fraction. Thank you so much, Helia Lodi Cakes. Into partial fractions decomposition. Okay, guys. Ito yung given ni Sir IJ. And decomposition. Takti, may bastos na ako na type. Kaloka. Okay, ito yung given ni Sir IJ, guys. Listen carefully. So, ang given natin will be, kahit hindi sakto yung sagot, that is just fine, mga idol. So, that is 3x squared plus x plus 2 all over x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6. O yan guys, ha, discuss natin bukas to. Pwede nyong gamitan ng method na gusto nyo. Ito po yung assignment, pakisulat na lang mga Lodi Cakes. Ang YouTube channel ko po ay si James Maling, pakireduce into its partial fraction. 3x squared plus x plus 2 all over x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6. Okay guys, nag-enjoy ba kayo sa session natin tonight? Guys, nag-enjoy ba kayo kasama si Sir IJ? Bukas, sasamahan ko ulit kayo mga Lodi Cakes. No problem, Helia. Ang arte naman ng prop mo, AF Care VJ. Okay lang, Lodi Cakes. Sige lang, tamad. Ano lang, may mga prof na talagang gusto nila mag-stick sa ganun. Eh, no? Sige, paki-screenshot na lang mga Lodi Cakes. Sagutan natin bukas.
I think partial, ang mga sagot may mga fraction. Solve ko na nga agad mentally on the spot. Okay guys, thank you ah. So yung topic natin bukas, hindi ko sure kung differential equations or algebra tayo. Pero just stay tuned mga Lodi Kicks, and for sure, may tututunan naman kayo bukas. Maarte din yung prof nyo, idol. Alas G sulit, ados yun. 10 PM, Lodi Kicks. Okay guys, just follow me sa YouTube channel ko, sa James Maling. Mga Lodi Kicks, 10 PM, Sir Mark Combate, idol. Sige, try natin if pwede tayo mag-defect. Thank you so much, Mr. Sadboy. Pwede mong i-search idol ay sa James Maling. Thank you din, Gatas. John Fritz, sige, try natin, Lodi Kicks. Pero baka malamang sa malamang algebra or defect tayo bukas eh. Na-late ka, Gatas, okay lang. Good night, Helia. Thank you so much, guys. Thank you so much, everyone. Mag-ingat kayo palagi. Sir IJ, praying for all of you. Keep safe. Sige, try natin yan sa Mother Time Mitsui. Salamat, Lumalyari. Thank you so much, June. Salamat din, idol. Pagpalain ka, Lord. Okay, guys, everyone, ingat po kayo. Good night, treasure. Sige lang, mga Lodi Kicks, we will master everything na mga pwede nating i-master. Bye-bye, guys. Have a great day. Thank you so much. Keep safe.